Hello, hello, hello everyone. Good morning, good morning, good morning. Panibagong reaction video na naman po ang inyong matutunghayan sa araw na to. At ang re-reactionan ko po ay yung charity vlog po ni Ruel of Malalag tungkol doon kay ano kay Razel, no? Ito si Razel po ay isa sa mga beneficiary ni Ruel of Malalag na meron pong karamdaman, no, isang PWD. At kahit na ilang araw na ito, no, na nakalipas, ay akin pa rin re-reactionan ang video na to. So, pag-uusapan natin ang problema ni Razel, mga kalingap, no? Si Razel po ay isang PWD, no? Iniwan ang kanyang mama at ang yung mama niya ay nagtrabaho po, so, sa ibang lugar at may balak pong mag-abroad. At si Razel po ay iniwan po sa kanyang kapatid, no, sa kanyang kuya. So ngayon po ito po ang nagiging problema dito ngayon, ano? So si Razel ay lumipat po, no, nang lumipat muna pansamantala kay Ate Rose, no, isa sa mga tinuturing niya ng ina, no, pangalawang ina, no. So yun si Ate Rose. So mas kasi si Razel mas panatag ang loob niya po kay Ate Rose, no? Kaya alam niyo naman pag tao, no, pag siyempre kung sino yung kagaanan mo ng loob, so doon ka, 'di ba? So isa lang ibig sabihin nito, mas hindi po panatag si Razel doon po sa bahay na kapiling ang kanyang kuya. Kasi if panatag man o kampante siya sa kanyang kinaruroonan, no, doon sa kanyang kapatid, sa piling ng kanyang kapatid, hindi maisipan po ni Razel na lumipat po ng ibang bahay o magstay po kay Ate Rose. So kaya nga dito tayo, no, dito na nakitaan, no, ng malaking problema. Kaya ang dami-daming nagtaka, no, kung bakit, no, na bakit mas gusto ni Razel doon kay Ate Rose, no. So syempre unang-una na doon, si Ate Rose ay isang babae, no? Si Razel ay, siyempre, wala yung kanyang nanay. Si Razel ay naghahanap po ng kalinga, no? Ng isang ina. At yun ay nagawa po ni Ate Rose, no? Kaya si Razel ay magaan, no? Sobrang gaan ang kanyang loob doon kay Ate Rose. Hindi natin masisi yung bata. Ano? Kasi o unang-una wala naman ang kanyang nanay, no, wala naman ang kanyang mama doon, at nandiyan naman si Ate Rose na umaalalay at handang tulungan, alagaan si Razel. So doon po, no, doon po naging panatag ang loob ni Razel kay Ate Rose. So at saka ano, mas nakakapahinga si ano si Razel ng maayos, no. Sinabi niya doon na nakakatulog na siya ng maayos, maaga siyang natutulog, no? So maganda 'yon, no? Maganda 'yon sa kanyang pang-araw-araw daily life, no, na maagang matulog, yung walang pinoproblema na ano na, 'di ba, na problema, no? Hindi siya mai-stress kasi panatag na yung kanyang kalooban, no? Magaan na ang kanyang pakiramdam. So kaya nga ano, no, doon nga, no, medyo may pinag-uusapan na very sensitibo, no? Very sensitibo na pag-uusap, no, kay Ruel at saka kay Razel, no? Kasi yun nga, no, tinanong nga ni Ruel si Razel, no, kung bakit siya umiyak, no, nung nakaraan na dalaw ni Ruel. So yun ay sinabi ni Razel, no, na siguro hindi na napigilan ng bata na ang kanyang nasa puso niya, no, yung mabigat na kanyang suliranin, at nagtiwala siya kay Ruel, kaya sinabi niya po yun, no, na siya daw ay sinasaktan ng kanyang kapatid, no. So alam niyo mga kalingap, no, sa case kasi ni Razel, yung iba nga, no, yung iba nga na normal, no, normal, sinasaktan nga, 'di ba, ng mga kamag-anak, nanay, tatay, kapatid, o iba pa mga kamag-anak, how much more pa, no, ito sa case ni Razel, na alam niyo naman, no, si Razel ay siyempre sobrang alagain talaga 'yan, no? Alagain talaga 'yan, kailangan talaga 'yan ng 100% na alaga, no, kay Razel. So siguro, no, yung kapatid niya, hindi siguro talaga
siguro maliit ang ano, ang pasensya, no? Maliit ang pasensya kay Rizel, parang hindi niya yata tanggap, no, na aalagaan ang kapatid, no, or nahihirapan lang siya. Hindi natin alam kung ano ang nagiging problema ng kanyang kapatid kasi isang side lang naman ang ating narinig, no, kay Rizel. Pero sa sinabi ni Rizel na sinasaktan siya, no, ng kanyang kapatid, hindi po tama 'yon, no? Hindi tama 'yon na saktan mo ang isang tao, lalo na pag PWD po ito, ano? Eh, alam nyo naman na pag once na ganito sa kalagayan ni Rizel, no? Unang-una, bibigay natin ang malaking pag-uunawa, pagmamahal, kalinga, no? Lahat, pag-aaruga. Pero yun sana, ang magbibigay lang sana nun ay yung kanyang magulang, ang kanyang ina, lalo na ang nanay talaga, no? Kaso lang, syempre, sa kaso nila, sa pamilya nila, no, yung nanay ay mas priority na maghanap ng hanap buhay, ng trabaho, magkapera, yun ang kanyang priority. So, dito, no, sa kalagayan ni Rizel, no, hindi natin siya masisisi kung bakit naghanap siya ng iba, no, na tao na handa siyang tulungan, handa siyang alagaan, no, handang ibigay yung hinahanap niya na hindi niya mahanap sa sarili niyang pamilya, no? Kaya natutuwa siya at nagpapasalamat siya na nandiyan si Ate Rose, no? Kasi siyempre si Ate Rose ay kung noon pa man, no, kahit hindi pa sila na-scout, hindi pa sila natulungan ni Rowell, si Ate Rose po ang umaalalay kay Rizel. So sinabi ni Rizel na noon pa naman daw siya, no, na sinasaktan. So alam daw ito ng nanay niya, pero wala daw imik ang nanay niya, no. So nakakalungkot. Nakakalungkot na marinig, no, na ganoon, no, na ikaw isang nanay na hindi mo man lang mapatanggol, no, maipagtanggol ang iyong anak, no. Pero leave it na lang po, no. Ano na lang natin, hayaan na lang natin, hindi natin alam kung ano man ang nangyayari sa kanilang pamilya doon sa loob ng kanilang bahay. Basta yung atin lang, ito ay sariling opinion ko po, reaction ko po, no. Ang kung hangga't maaari, no, protektahan po natin si Rizel. No, bawal po 'yan, no. Bawal po 'yan na saktan o apihin, no, ang kagaya ni Rizel na PWD. Wala po silang kakayahan na ipagtanggol ang kanilang mga sarili, no. Sana po doon sa kapatid, no, at sana makausap din ni Rowell yung kapatid para marinig naman po ang kanyang side, no. Huwag natin agad-agad na husgahan, no, ang kapatid. At syempre yung nanay din, no. Ano din natin para balance, no, balance tayo. Para that, doon din sa nanay, no, sana bago siya umalis, alam niya naman pala na sinasaktan yung kanyang anak, no, ng kapatid. Sana ay tinurn over niya or sinabi niya na lang doon kay Ate Rose na doon na lang muna si Rizel, no, sa kanya. Siya mismo na nanay ang maghati doon kay Rizel sana, no. Pero unfortunately hindi po nagawa, no, kaya si Rizel na lang po ang gumawa ng paraan. So ngayon, no, pag dinadalaw po ni Rowell of Malalag si Rizel, no, makitang-kita sa mukha ng bata na sobrang saya niya na parang feel niya na mayroong tagapagtanggol sa kanya, no? Feel niya na safe siya, no? Kitang-kita mo doon sa mukha ng bata. So masaya siya na napa-check up, no? At least nalaman na yung kanyang karamdaman, may mga advice na ng doktor para sa kanya anong gawin, no? So, kasi nga si Rizel po talaga ay problemado sa kanyang sakit, no, sa kanyang nararamdaman, lalo na yung kanyang pagdumi. Siyempre, no, sa kanyang ano naman, kahit sino naman, ano, mamumblema talaga, no. Eh, ganun ka na nga, no, PWD ka na nga, tapos mayroon ka pang mga nararamdaman sa loob ng katawan mo. Ang hirap po, no, ang hirap ng ganun. Kaya para kay Rizel, no, tatagan mo lang ang iyong paniniwala, no, una-una sa Diyos, no, manalig ka sa Diyos. Kasi, ayan na, no, ayan na yung kasagutan mo, ibinigay na ng Diyos, ayan, ang Jan Ceruel at ang Team Kalingap na handang aalalay sa iyo. Kaya,
yan, isa yan sa mga instrumento na ginamit ng Diyos para tulungan ka, Razel. So magpakatatag ka, magdasal ka palagi, at yung mga ano mo, hatred mo sa puso at isip mo, tanggalin mo na lang, no? Tanggalin mo na yon, kasi mas maganda mamuhay na walang hatred sa puso. Ano, kung naramdaman mo man na inaapi ka, no, sinasaktan ka ng kapatid mo, ipapasa Diyos mo na lang yon, ha? Huwag kang magdamdam, huwag kang magtanim ng galit, no, sa iyong puso. Kaya, so maraming salamat po, no, mga kalingap, at sana po tulungan po natin si Razel, lalo-lalo na sa mga mabutihing sponsors, no, na tumutulong kay Razel. Sana po ay tuloy-tuloy po ang inyong suporta kay Razel, no. At syempre kay Ruel of Malalag, no, at sa kanyang team, maraming salamat sa suporta. Sa mga nais pong, no, sa or sa hindi pa po nakapanood ng full video na to, please pakipuntahan niyo po ang channel ni Ruel of Malalag. Lang doon po ang full video na ito, kaugnay dito sa video na to. At please pakisuportahan po ang channel ni Ruel of Malalag, Razel Morales Vlog, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and Kalinga Prab. At syempre ang iyong lingkod, Rhea Olarte po. Maraming salamat po sa inyong lahat sa tiwala at suporta po sa amin. Salamat-salamat din po sa inyong lahat. See you tomorrow. God bless everyone. Bye-bye po.